Una po ay pag-usap-usapan natin ang mga sangkap ng tagumpay. What are the building blocks of so-called success? Pwede nating magrupo sa tatlong mga sangkap ito. Yung isa pwede nating tawaging mga sangkap na nasa sayo yan. It's all up to you. It depends on you. It's really you who matter. At kung nasa sayo yan, ang unang sangkap ng tagumpay ay paghahangad. Paghahangad ng tagumpay. Dapat may desire. Sa Genesis 24:12, sabi ni Eliezer, siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Hindi lang siya lalakad, nananalangin siya at ginugusto niya na magkaroon ng tagumpay. Dapat may pagnanasa sa tagumpay. Negatively, this is the effect of desire. Santiago 1:14-15, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. So nakikita niyo po na yung negative desire leads to negative fruits. Dahil may pagnanasa, kaya lang mali ang pagnanasa, may bunga. So baligtarin mo yun, yung pagnanasa na positive, magkakaroon din yun ng positive na bunga. Therefore, positive desire leads to positive fruits. But you have to begin with desire. We must not demonize desire itself, but we only demonize negative, evil desires, but not good desires. But still, as we can see, desire procures. Dapat may paghahangad. 1 Corinto 12:31, kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. So even spiritual gifts have to be desired. Kailangan maggustuhan mo talaga yon at ipagkakaloob sa iyo. At kung ano yung pinagkaloob sa iyo, ay gustuhin mo. Pero dapat tama ang paghahanap. It is not enough that we desire, we must employ the correct and godly measures and godly methods in the pursuit of our desires. Awit 37:4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. So ano man ang hinahagad ng tao, dapat ay sa paraan ni Yahweh, sa pamamagitan ni Yahweh at sa kaluwalhatian ni Yahweh ang kanyang paghahanap. Hindi lang dapat merong pagnanasa, dapat din may plano. Dapat may balak. Parang isang lalaking nanliligaw sa babae, o sige sabi ng babae, mahal na mahal mo ako, gustong gusto ko mo ako, eh anong plano mo sa akin? Dapat may plano. Hindi lang sapat na mahal kita. Kaya yung mga nagbo-boyfriend-boyfriend, girlfriend-girlfriend, wala namang balak maging mag-asawa, eh nung gusto nyo, mahal nyo lang ang isa't isa, pero wala naman talaga kayong plano. So saan pupunta yan? Dapat may plano. Kung walang plano, eh huwag kayo magrelasyon. Anong ginagawa nyo sa relasyon nyo? Laro. Para ka lang may kasama habang naglalakad sa mall. Kailangan may plano. So yun din yung dapat mangyari sa buhay na gusto magtagumpay. May plano ka. Anong gagawin mo sa ganitong edad? Anong gagawin mo sa ganung sitwasyon, sa ganung panahon? Kawikaan 21:5, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan. Ngunit ang dalos-dalos sa paggaway, walang kahihinatnan. Dapat may plano ang tao. May gusto, may kagustuhang umasenso, at meron siyang game plan. May mga step-by-step procedure na nasa kanyang isip. Dapat din, hindi lang nagpaplano ang tao at hindi lang may pagnanasa, may abilidad. Dapat may tamang diskarte. Mangangaral, 10, 10. Ang palakwal ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. So, lalo nang at mapuro lang yung palakol, dapat meron ka ng mahusay na plano. Hard work, good technique brings results. It brings about results. Marami po sa atin mga kapatid, meron tayong mapurol na palakol. Yung palakol, yung malaking-malaking metal na itak na pangputol ng kahoy. Kasi hindi na nagsisibak ngayon ng mga maraming tao, hindi nila alam kung ano yung palakol. It's a tool by which you cut wood. And if that tool is dull, you have to work extra hard to make it work. And in our life, it happens. Sometimes you have a very dull childhood in the sense that you are dull financially. Sometimes you never had a very, very bright education. Pero sabi, even if your axe is dull, hard work will bring about good results. So kung meron na nga tayong kakulangan, meron na tayong deficiency, meron na tayong kumisay kapintasan, daanin sa sikap at tiyaga para matakpan yon. At ang magiging ending pa rin nun,
makakapagputol ka pa rin ng kahoy. E ano pa kung ang galing na ng teknik mo, mahusay ka na, matalas pa ang iyong balakol, e di lalong mas marami kang magagawa. Efeso 5:15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. So hindi sapat na meron kang pagnanasa, hindi sapat na meron kang plano, kailangan matalino ang buong approach mo dyan. Nag-iisip kang mabuti. Kaya meron ako natatandaan na isang taong gumraduate na at sumakabilang buhay niya, sabi niya, wala daw green thumb. There's no such thing as a person with a green thumb. There is only a person who knows the technique of good gardening. Kaya walang pag-green thumb, green thumb dan. Masipag yan, nagdidilig ng tama, naglalagay ng tamang lupa, tamang pataba, gumaganda ang halaman niya. Ngayon sabing, alam mo, yung nagtatanim ako lagi, hindi kasi ako green thumb. Eh siguro lang tamad ka, baka naman naluoy na yung halaman, hindi na nadilig. O nalunod na sa dami na idinilig mo, baka yung technique mo hindi lang tama. Pero huwag mo sabihin, hindi ka kasi green thumb. Dapat din, sa tagumpay, may paggawa at pagsisikap, tulad ng binabanggit natin. Pagka meron kang plano, meron kang pangarap, tapos hindi mo ginagawa, eh yun ay isang daydreaming na tinatawag. Isang hallucination. Isang pangangarap at pananaginip. Kailangan gawing totoo. Kailangan ng paggawa at pagsisikap. Unang Thessalonica 4:11, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ng sariling gawain, at magtrabaho kayo. Kaya babalik tayo sa palakol, sa mga ngaral, 10-10, ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. The New International Version says, more strength is needed, but skill will bring success. Yes, more strength is needed dahil mapurol, pero kung mahusay ka, magtatagumpay ka. Parang hangin, ang hangin saan man umihip at saan man pumunta, kaibigan niya ng magagaling na mga kapitan ng barko. Kaibigan niya ng mga mahusay na mga marinero. All types of wind could be turned into friends of able sailors. Kaya hindi mo sasabihin kasi doon nanggaling yung hangin, doon nagpunta. Paano ka nakitungo sa hangin? Technique is important. At syempre, para sa tagumpay, dapat may panalangin. Mateo 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Gusto mo nga, may ginagawa ka nga, may plano ka nga, hindi mo naman dinadagdagan ng hingi sa Diyos. Kailangan humingi. At pag humihingi, dapat manalig. Santiago 1:6-7, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So mahalaga, ginagawa ang lahat tapos nanalangin at nananalig. Yun yung grupo na nasa sayo yan. Yan ang kontribusyon mong mag-isa sa iyong tagumpay, kapatid. Pero meron pang pangalawang grupo ng mga elemento, yung matatawag nating nasa inyo yan. Hindi lang sa'yo, may kasama ka sa team para mangyari ang tagumpay. Nasa sa inyo yan. Sa tagumpay, kailangan ng tulong ng Diyos. Ikaw at ang Diyos, nagtatalastasan. Awit 121:2. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. So ang kailangan natin sa Diyos ay tulong. Pag sinabi mong merong kang katulong, ibig sabihin, gumagawa ka at tinutulungan kanya. At yun ang papel ng Diyos sa ating tagumpay. Siya'y tutulong. Ibig sabihin, may gagawin ka, hindi mo ipapagawa sa kanya lahat. Kasi magic yun. Yun ang kailangan mo, magic. Kailangan ang Diyos ay nagbibigay ng tulong. Nagtatanim ka, dinidiligan mo, patatabain niya, patutubuin. May inilalagay kang timba, pauulanin niya, makakaroon ka ng tubig, mayroong partisipasyon. At doon sa nasa inyo yan, kailangan natin ng tulong ng kapwa. Sabi nga nila, people need help, especially at the beginning and at the end. Wala pang taong nagtagumpay na solo, laging may tumulong. Kaya kailangan ng tulong ng kapwa. Mangangaral 4:9-10. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya,
kapag siya ay nabuwal. At kung kailangan natin ng tulong ng Diyos sa ating tagumpay, dapat magandang relasyon natin sa Diyos. At kung kailangan natin ng tulong ng kapwa para sa tagumpay, it follows that our relationship with our fellow men must be very good. Kailangan marunong tayo makipagkapwa-tao, makipagkaibigan, makipagmabutihan, lalo sa kapitbahay. At yung kapitbahay, hindi na lang yung katabi ng bahay mo, yung kasama mo sa trabaho, yung kamukha mo ng hanap buhay, pare-pareho kayo nasa isang industriya, dapat nagtutulungan. Kawikaan, 27, 10. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. So, maganda kasi ang pakikisama ng tao sa kapatid niya. Pero sabi, pakisamahan ka rin ang kapitbahay mo. Kasi may kapatid ka nga, malayo naman, sinong tutulong sa'yo sa emergency? Di ba yung malapit? So, dapat maganda rin ang pakikitungo sa kapitbahay. At meron kumisa ng ating henerasyon na lilimutan yung patuloy na pakikipagmabutihan sa mga kaibigan ng ating magulang. Sapagkat ang kaibigan ng ating mga magulang ay kaibigan din natin. At kung may utang na loob ang mga magulang natin sa kanila, ay dapat patuloy tayong tumanaw noon at magsukli ng kabutihan. Ano pa yung sa inyo yan? Kailangan ng tulong ng sarili. Kanina yung mag-isa ka, ngayon naman, nandiyan ang Diyos, nandiyan ang ibang tao, at ikaw mismo, tinutulungan mo rin yung sarili mo. Kawikaan, 6-11. Hanggang kailan, taong tamad, mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip, samantalang namamahinga ka at ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Sabi, a little rest, a little folding of the hands, and poverty will come to you to ruin your life. Kaya kailangan daw, tulungan ang sarili, huwag tatamad-tamad, huwag puro pahinga, huwag puro bakasyon, huwag puro gastos and consumption, but be productive. Matayon, 6-7, yung lumpo na humihingi ng pagpapagalingan, sabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Nagtulungan, tinulungan ng Panginoon, pinagaling, pero hindi naman niya binuhat, hindi niya ibinangon, kasi kaya ng tao yon. Sa buhay, dapat alam natin kung ano yung kaya natin at tayo ang aako nun. At yung talagang hindi natin kaya, yun ang ipinapa sa Diyos. Kaya nakikipagtulungan tayo sa Diyos. Huwag yung ipinapagawa sa iba, yung kaya niyong gawin. Kailangan kanya-kanyang papel sa buhay para lahat magkaroon ng bahagi sa bunga ng ating mga pagsisikap. Ang tulong naman ay maaaring action o kusa ng iba o kaya reaction tugon sa inyong action. Kung minsan, wala ka namang ginagawa, yung tao, tinulungan ka, action niya yun. Siya nag-initiate, siya nagsimula. Kung minsan naman, dahil natutuwa sa'yo, tinulungan ka tuloy. Dahil nagre-react siya sa yung magandang ipinapakita. Merong mga, tulungan niyo naman po ako, gusto ko magkahanap buhay. Eh, ano bang gusto mo? Gusto ko po sanang magka-tricycle, sana ibili niyo ako ng tricycle. Eh, magkano ba ang tricycle? Ewan ko ho, matingnan. Eh, gano'ng karami pang gasolina ang gagamitin mo dyan sa isang maghapon? Hindi ho natin alam. At sa dami ng gasolina ang gagastusin mo, magkano naman ang matitira sa'yo? Eh, bahala na po. Eh, magkano naman ang ibibigay mo sa aking hulog o boundary? Eh, tignan po natin. Mga ilang kaya ang maisasakay mong tao sa maghapon? Eh, hindi ko po alam. Eh, bakit ka magta-tricycle? Lumayas ka sa harap ko. Di ba? Walang kaalam-alam, wala man lang ginawang homework, walang feasibility study. Pero meron naman, tatanungin mo, puhunanan kaya kitang magbabuyan? Magkano ba isang biik ngayon? Ah, ngayon pong buwan na to, 1,002 hanggang 1,005. Pero pag bumili po kayo sa Bulacan, mga 1,001 lang. Ngayon, may mga buwan po, mga Abril, Mayo, nagmamahal, kasi malapit na po magpista, mabili ang mga baboy. Kaya halimbawa na po mga Oktubre, 700 lang po mabibili yan sa Romblon. Aba, marunong. Diba? Eh, sa bawat isang baboy, kailan mo naman maibibenta? Matapos ba ang 4 na buwan? Kung gusto niyo talagang palakin, 6. Eh, ilan ang ipapakain mong feeds bago yan maibenta? Siguro po mga 3-4 na sako.
Ang bawat isang sako po, 1,000. So, 4,000 po sa isang baboy. Pagkatapos po ay pakakainin ko lang ng mga kopra, mga nyog, dadagdagan natin ng mga gabi at kung ano-ano. So, hindi na po natin gagastos inyo dahil pinupulot-pulot lang sa magilid-gilid sa bayan namin. At pagkatapos ibebenta nyo, so sa bawat puhunan po, kikita kayo ng siguro po mga 500 hanggang 700 kada isang baboy. So kung magpupuhunan po kayo ng 7 baboy, kikita po tayo ng 4,700. Sa bawat 4 na buwan, maghahati po tayo, meron tayong 2,500 o whatever. Aba, magaling ka o eto, mamuhunan ka. Ang point mga kapatid, bago kayo maghangad, eh alamin nyo muna kung ano hinahangad nyo. Dapat alam mo. At kung gusto mong magnegosyo, gusto mong kumita, kung saan ka merong asset, kung ano yung malakas ka, ano yung magaling ka. Katulad nun, ang dami yung nakatiwangwang na lupa sa probinsya, tapos nandito ka, nagtsatsaga ka sa minimum wage. Samantalang pwede ka sigurong mag-start ng babuyan, kung may magtitiwala sa asset, katiwa-tiwala ka, baka kapuhunanan, mas kikita ka. Anong meron ka? Mahalaga yun. So may tumutulong sa atin dahil reaction, nakakatuwa itong taong to, tulungan ko nga. Meron naman, tinutulungan ka na binawi pa dahil reaction, dahil saksakan ka ng tamad at gastador, walang mangyayari sa buhay mo. Ano pa po yung pinag-uusapan natin nasa inyo ang tagumpay? Isama natin yung statistics, yung batas ng kalikasan. Because we interact with statistics, we interact with the unwritten law of nature, which was authored by God Himself. Because creation is governed by statistical laws and trends. Creation is governed by statistical probabilities. Halimbawa, ang mga katotohanan tungkol sa mga bilang. Sa mga ngaral, 4, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Dapat pa bang i-memorize yan? Di ba napaka-obvious? Pero kita nyo, marami po sa ating mga kababayan, gusto natin lagi mag-isa. Magmamana ng bukid sa magulang ang tatlong magkakapatid, nako, hahati-hatiin nyo sa tatlo. Wala pa akong nakita na mga pamilya, liban lang yung kailalaking mga pamilya talaga at sanay na, na o sige, minana natin sa ating magulang ang ating bukid, magtayo tayo ng family corporation, sosyo-sosyo tayo. Hindi. Hahati-hatiin. Of course, economics of scale, pag kanya-kanya kayong kilos, anong mangyayari? Hindi kayo makakatipid. Kung marami yan, malakihan, nakakamura kayo ng supply, nakakamura kayo ng binibili nyo dahil pakyaw. May mamanahing bahay, makikita mo, kwarto ko to, kwarto mo yan, sa iyo yung silong, sa akin yung gilid, kaya yung bahay putol-putol. Hindi tayo nag-incorporate. Ang laging gusto, maghati-hatian, magkani-kanya, naghihingalupa yung magulang, kanya-kanyang babana ng mga lumang piano, mga akala na hindi umaandar. Diyan tayo matutoy, mag-incorporate. Because we have to consolidate, to be strong. It's important. You want to succeed? Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Tama churches, pag dumadami, o mag-i-split. Ang kumpanya, pag lumalaki, maghihiwalay yung dalawang incorporator. Hindi tuloy, patuloy ang asenso. Mga ngaralapat, 12. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Nakikita niyo yung mga statistical probabilities na naka-enshrine mismo sa Biblia. Mateo 24, 12. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Another statistical probability. That when evil thrives, many people's love for God will grow cold. Sabi, yan ang probability, mangyayari yan. So dapat, kung magtatagumpay ka sa buhay, kapatid, alam mo ang iyong statistics. Alam mo ang iyong probabilities. Alam mo ang iyong genetics. Alam mo ang iyong education. Alam mo ang iyong skills. At mahahanap mo kung saan ka bagay. Juan 6:7 po, sumagot si Jesus matapos yung pagalingan ng 10 may ketong. Sumagot si Jesus sa 12 pala, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12? Sabi niya, kayong 12 apostles, sa kabila nito'y diablo ang isa sa inyo. Statistics kaya yon, out of 12, merong isang Judas, ewan natin. Pero yun ang nangyari sa kanila. No? Sa Lucas 17 hanggang 18, yung binabanggit kong mga may ketongin, pinagaling ni Jesus yung 10, isa lang bumalik para magpasalamat. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? So siguro, kung tutulong kami, 10 kang tinulungan, ihanda mo ng loob mo, baka isa lang yung magpasalamat. Statistical probabilities, para hindi ka laging bigo. Mateo 7:14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nagdaran doon.
So dahil mahirap maging maka-Diyos, kung konti lang yung gustong maging maka-Diyos. Nakabase dapat sa ganitong mga katotohanan ang gagawin mong pagpapasya at i-apply mo ito sa iyong buhay, sa iyong progress. At mga kapatid, ang dami nang nakasulat ng mga statistical probabilities. Mga nandiyan na yung Einstein's law, nandiyan na yung mga kung ano-ano mga laws na nadiskubre ng mga scientist. Yung laging constant ang speed ng light. So ngayon, gagawa ka ng invention, sundin mo lang yon, sundin mo lang yung law of gravity, sundin mo yung mga velocity, mga laws of physics. Physics is the most developed science, no? So ang dami mong magagawa dahil nakabase dun sa mga nadiskubre na nila na katotohanan. Hindi nila nilikha ang katotohanan na yon, Diyos ang lumikha nun, nakita lang nila kung paano umandar. At sasakay ka dun. Natatandaan ko na mayroong isang pelikula noong unang panahon, Papillon, tukol sa paparo-paro yon in French, na isa siyang nakakulong sa isang pulo at gusto niyang tumakas. So ang ginawa niya, tinoobserbahan niya yung dating ng alon doon at paghampas doon sa dalampasigan, kasi hindi naman sila nakakulong sa building, pero yung island mismo, buong island kulungan. Inobserbahan niya at naobserbahan niya sa tuwing ika-apat ba o ika-limang hampas ng alon, lumalabas patungo doon sa malayo yung balik ng alon. Naghulog siya ng kung ano, inobserbahan niya, tama, ika-apat na alon, dadalin sa labas yung lahat ng laman ng pinakalawa na yon. So ang ginawa niya, 1, 2, 3, no, ika-apat na, saka siya tumalon, paglabas ng alon, nadala siya. Hindi niya inimbento yung law na yun, nandun ay. So ang mahalaga, inoobserbahan mo yan. Kaya ang mga magsasaka, nagtatanim sa panahon, kasi maiiwan sila ng ulan, maiiwan sila ng araw. So dapat alam mo. At pag alam natin yan, you increase your potential to succeed many times over when you respect the laws that God Himself made. Ngayon, yung pangatlong grupo ng tagumpay, mga kapatid, yung matatawag nating nasa iba yan. Merong nasa inyo yan, merong nasa iyo yan, at meron namang nasa iba. Talagang wala sa kamay mo to, nasa iba. Labas ito sa iyo at wala kang magagawa, kapatid. Tulad ng pagpapala ng Diyos. Exodo 33, 19, sabi ni Yahweh, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. So, ibig sabihin, nasa kanya yun, hindi mo siya mapipilit. Kung gusto ka pagpalain ng Diyos, walang makakapigil. Kung ayaw, walang makakapilit. So, merong factor na wala sa kamay mo. At yung factor, mga kapatid, na pagkakataon. Yung tinatawag ng ibang ay swerte. Mangangaral, 19. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan. Ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng mga kailangan. At di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinarat na ng malas. So may ganun palang faktor. Allergic na naman na maraming Christian dyan. Ayan, nasa Biblia na. Awayin nyo yung Biblia. Diba? Talagang may minamalas. Ba't natin pinag-aaralan lahat ng ito? Para kung hindi kayo nagtatagumpay, maharaman nyo ako kung anong dahilan. Wala ba akong teknik? Hindi ba ako marunong? Hindi ba ako marunong makisama sa mga tao? O ginawa ko na lahat? Sinumpa kaya ako ng Diyos? Hindi naman. Minalas ka lang. So ulitin mo, kamaiba ang takbo ng buhay mo. Dahil iba na ang panahon, iba naman ang mangyayari. Para alam natin kung saan natin dadalhin yung ating paninisi. Para alam din natin kung saan tayo pwedeng gumawa ng correction o pagtutuwid. Dapat pag-aralan, saan ang gagaling ang tagumpay, saan ang gagaling ang kabiguan. Halimbawa, ang sipag nyo. Ang sipag-sipag nyo talaga. Umaga pa lang, alas 3 ng umaga, gising na kayo. Alas 11 pa ng gabi, gising pa rin kayo. Nagtitinda kayo ng isang garapong palamig. Sa palagay nyo, aasenso kayo. Kahit pa kayo mabuhay na 1,000 taon. 5 na lang padamihin nyo yon, maging palamig queen kayo, marami na kayong mga palamigan. Pero kung yun lang gagawin nyo, meron kayong pagsisikap, meron kayong trabaho, pero wala kayong teknik. Wala. Kaya maraming tao, at hanga ako sa marami nating kababayan, ang sisipag, pero walang plano, walang teknik. Inihahampas ang katawan sa trabaho, pero walang plano. Pagka tayo po ay masipag at tayo ay karapat-dapat, hindi nyo po problemahin, matutumbok kayo at matutuntun kayo ng tutulong sa inyo. Sapagkat napakarami rin tao gustong tumulong eh, wala lang matulungan dahil walang deserving na makita.
Pero kailangan may technique. Ngayon, pag nagawa mo na lahat yun, hindi ka pa nagtagumpay, doon na, ay pagkakataon, hindi naman talaga lahat ng marurunong yumaman. Hindi lahat ng magagaling tumakbo na nanalo sa takbuhan. Sinabi na yun sa Biblia. At meron tayong isang makikita na beyond us, yun yung timpla, the mix. Katulad na lang ng mga Kristiyano, nung unang panahon, sa gawa, 42 hanggang 47. Nananatili sila sa itinuro ng mga apostol. Sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-pirasa ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himala at kapabalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay parang sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinapagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo. Masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na mga kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw, itinadragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naililigtas. Nakita niyo yung mix. Ang ganda ng chemistry nitong mga Kristiyanong pinag-usapan. Pero kumisan, kahit gaano kaganda ang layunin mo, nalagay ka sa isang grupong napakasagwa ng chemistry, mahirap magtagumpay. Kaya pinipili mo, ano bang grupo, ano ba, pag nakakita ka ng magandang chemistry, mahalin mo yon and make sure that you are a good ingredient of that chemistry. Nagbibigay din sa atin ng tagumpay yon, yung chemistry na yon. Sinong mga kasama mo, sinong mga pinakisamahan mo, ang lahat ng yan. At meron pang isa, huli, pero hindi itong kahuli-hulihan sa lahat, sa pag-uusap lang natin ngayon, sangkap ng tagumpay, tadhana. Tinatawag nilang palad, kapalaran. Si Ananias, inutusan ng Diyos na basbasan si Paul. Ayaw ni Ananias dahil alam niya, naging mahigpit sa kanila si Paul nung ito'y hindi pa mananampalataya. Gawa siyam, 15-16. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipauunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. O di tadhana ni Paul, dahil sabi ng Diyos, pinili ko siya. Wala siyang kinalaman doon, pinili siya. So may mga taong pinili ka kasi na ito ang papel mo sa buhay, yun ang wala kang magagawa doon. Sa factor na yon at doon lang naman, may ibang mga bahagi noon, may magagawa ka pa rin. Dahil remember, merong nasa sa iyo yan, nasa sa inyo yan, at nasa kanila yan. Lahat yan naghahalo-halo para gumawa ng isang buhay. So many factors are involved. Mangangaral 7-14. Pag-isipan mong mabuti ang ginawa ng Diyos. Sino ang makatutuwid sa binaluktot niya? Magala ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan, ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nakakaalam kung ano ang lang yung wala ako magagawa? Gawin mo lahat ang magagawa mo, konti lang yung mga bagay na wala ka talaga magagawa. Laging may nagagawa ang tao, pero hindi sa lahat ng panahon at hindi sa lahat ng bagay. Ngayong hindi mo kaya talagang palitan, hindi mo mababago, tanggapin, walang kahulugan na labanan yung hindi mo kayang palitan. Isaiah 45:9, ang palayok ba ay makakatutol sa gumawa sa kanya? Maitatanong ba ng putik sa magpapalayok kung anong ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumagawa sa kanya? So how can the clay contend with the potter? So may mga tinatanggap. Pero mga kapatid, konti at bihira lang ito. Huwag ito ang gagawin nating excuse. Pag wala nangyayari sa buhay natin, wala ako magagawa. Huling choice yan para isipin. Dahil higit na lalong madalas, may nagagawa ang tao. Maraming sangkap ang tagumpay. So anong dapat natin gawin, mga kapatid? Ano man ang tagumpay na iniisip nyo? Tagumpay sa karir, tagumpay sa pamilya, tagumpay sa buhay espiritual, tagumpay sa kung ano man. Pare-pareho yan, tagumpay pa rin. Gawin ang abot ng kaya. Work within your capacity. Work according to your giftedness. Mangangaral 9:10. Ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Ang lahat ng taong nagkaroon ng malaking tagumpay, pansinin ninyo,
pinagbuhusan ng buong-buong makakaya ang ginawa nila. Kaya naging malaki ang tagumpay. Hindi pwedeng medya-medya, konti-konti. Hanggat maaari, kumilos ayon sa iyong katangian. Unang Korinto 12:11. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. So kung anong talento natin, anong galing natin, ang espiritu ng Diyos ang nagpasya nun. Binigyan ng bawat isa para walang lugi. Lahat meron. At iba-iba ang ibinigay para hindi siksikan sa iisang trabaho, sa iisang negosyo, sa iisang gawain. So ang hahanapin mo, ano ang ibinigay sa'yo, saan ka magaling, saan ka mahusay, at doon ka mag-focus. Hindi yung, huy, mabili pa lang ngayon ng water station, magtayo din tayo. So ngayon, magkakapit-bahay lahat may water station. Lugi. Mabili pa lang hot pandesal, so lahat ngayon may hot pandesal. Mabili pa lang ang lechon manok, lahat ngayon may lechon manok. Ang ending, nagsasara lahat dahil wala nang bibili. No? Ngayon, ano, mabili ba ang spa? Lahat may spa. Kahit mga kutsero, nagpapa-foots pa na. Sa bagay, hindi naman masama yun. Kung nakakabuti pa sa kanila. Mamaya, yung kabayo, fino-foots pa na rin yan. Sa dami ng foots pa. Ngayon, ang point, hindi mo itinatanong kapatid, ano bang negosyo ang malakas? Hindi yon. Hindi mo sabihin, uy, kumikita ang kapitbahay natin, may buko pa. So lahat ng bahay ngayon sa Los Baños, at hanggang Kalamba, may buko pa. Ang itatanong mo, ano ba ang gift sa akin ng Diyos? Saan ba ako magaling? Saan ako mahusay? Anong hilig ko? Ano ang ginagawa ko na mabilis magtagumpay? Yun ang gagawin kong project. So hindi ngayon magkakaroon ng needless competition because everybody is gifted and we are supposed to complement each other, not to compete with each other. Business dies of competition because people do not have a varied type of business. Hindi magkakaiba. Tuloy nagkakalaban-laban. So, maraming sangkapang tagumpay ang kailangan makipagtulungan, makipagmabutihan sa Diyos at sa tao. Tingnan niyo ang pakikipagmabutihan ng Diyos sa tao, Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. So sinong nauna? Yung tao, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit niyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Kuripot ka sa Diyos, di kuripot siya sa iyo. Mapagbigay ka sa Diyos, mapagbigay siya sa iyo. So nasa sa iyo yan. Yan ang sinasabi natin. No? At pag ginawa mo na, you did the action, God will give the reaction, He will bless you. Yung iba, hindi nabibless kasi ang kunat, ayaw magbigay. Talagang pagkakuripot, nalinaw-linaw na dito, kuripot ka sa Diyos, di kuripot siya sa iyo. Mahirap bang intindihin? At dahil maraming sangkapang tagumpay, dapat tanggapin ang di kayang kontrolin. Job 22:21, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Kita natin, bakit makikipaglaban sa Diyos? Eh, Diyos yun. Ba't mo siya iinisin? Ba't ka magtatampo sa Kanya? May panalo ka ba doon? Eh, Diyos siya. Kaya sabi, kanina, ulitin natin, gawin ang magagawa. At hindi lang yon, dagdagan ng sikap, dagdagan ng pananim. Gusto mong dumami ang ani, anong gagawin mo kapatid? Dagdagan mo ang punla. Gusto mong lumaki ang benta, dagdagan mo ang puhunan. Gusto mong lumaki, ang ginagawa mo, dagdagan mo ng pagod. Work to the max. Mangangaral, 11, 1-2. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan, ito itang talinghaga, ibig sabihin, mamuhunan. Kasi ang mga namumuhunan, no, namumuhunan sila ng mga barko, mga bangka, nilalagyan nila ng kalakal, dinadala sa kabilang ibayo para kumita. So parang naghagis ka ng tinapay sa karagatan, marami kang mga bangka, iba-iba. Marami kang negosyo. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabang ka sa pagdating ng araw. Sabihin yung cast your bread upon the waters. Akala nung iba, magpakain ka ng mga isda. Dahil di ba, naghagis ka ng tinapay sa fish pond. Hindi yun yun. No? Talinghaga. At sabi pa, hatiin sa 7 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Don't put all of your eggs in one basket. Kailangan meron kang diversification. Pero don't over-diversify because you'll spread yourself too thinly. Pero hindi isa lang inaasahan mo, yun na yun na yun lang. Pagka ngayon biglang hindi na uso yun, biglang wala kang kakita-kita, meron ka pang isang pangalawang fallback.
O may pangatlo kung kaya mo. Huwag naman sobrang dami kasi maraming kumpanya rin nawasak kasi sobrang diversification. But sabi, hatiin sa pito o walo ang kalakal mo. Iba-iba. Kung ang tinda mo lang lagi bukayo, paano kung lahat ng tao sa isang baryo nagkaroon ng diabetes, di wala na bibili ng bukayo mo. So dapat, nasa inyo, may tinda ka rin bunot. Ginawa mo rin bunot yung nyog. Iba? Gumawa ka rin ng virgin coconut oil mula sa nyog. Gumawa ka ng walis ting-ting. May coco lumber ka pa. Para kung ayaw na niyang bumili ng bukayo, o may tinda ka naman na nata di coco, o may tinda ka naman na limbawa na gata, may tinda ka pa dito na kung ano-ano, marami kang pagkakakitaan. Mga ngaral, 11:6, sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, o kaya umaasa kang lahat ay iyong pakikinabangan. Sasabi, may itinanim ka na, hindi tama yun, may iba ka pang gagawin. Kasi hindi mo alam kung saan magmumula ang blessing, alin ang paparamihin. Hindi yung mga taxi driver, nakita mo nakatutulog doon sa isang gilid, patulog ka dyan, naka-boundary na ako eh. Mga tricycle driver na nagtihaya doon sa kanilang maliit na tricycle, nakataas pa ang paat, kukuya-kuya-kuya, bakit ka hindi pumapasada? Okay na yan, okay na ako eh, meron na akong pamalengke. Eh sabi, huwag ka tumigil sa paggawa. Natapos mo na isa, may simulan ka pang isa. Kasi may lakas ka pa naman eh. Gawin mo. Kasi hindi mo alam. May mga panahon na bumabagyo, hindi ka pwede pumasada. Dapat marami kang kitain. May mga panahon na humihina ang kita mo, pero minaimpo ka naman, minainvest ka sa iba. Sabi, huwag tumigil sa paggawa. Palakihin ang pangsahod. Palakihin ang lalagyan ng pagpapala. Para kung maisipan ng Diyos sa maraming ibuhos, mayroon ka pang lalagyan. Nakita niyo yung babae na pinaghimalaan ng Diyos? Wala siyang pera, may konti siyang langis. Sabi ng propeta, manghiram ka ng maraming walang lamang lalagyan ng langis at isalin mo yung konting langis mo. Nang hiram siya. At habang may walang laman na lalagyan, sinasalin niya yung langis niya, nagkakaroon ng langis, napupuno lahat. Kailan tumigil ang pagdaloy ng langis nang wala na siyang mapaglagyan? So the blessing of God is not limited by His capacity to give, but by our capacity to receive. So, dapat marami kang ibinilalagay. O Lord, pagpalain mo itong negosyo ko. O ito, tinisinwala ko, pagpalain nyo itong aking ganitong hanap buhay. Nakita nyo yung Proverbs 31 lady? Bumibili ng bukid, nagpapatanim. Siya ay nagbuburda, pinapatinda niya. Nangangalakal siya, namumuhunan. Pero bukas ang kanyang kamay sa kawang gawa. Yung iba, pagka nahumaling sa business, talaga namang puro business na lang. Hindi na marunong magbigay. Pati yung kamag-anak eh, business is business eh, talagang sisigilin ang buong buo eh, walang-walang imayad. Nawawala yung charity. Pero ito, nagbibigay pa rin. She's the ideal, no? So, paano magiging successful? Lasapin ang ganda at sarap ng buhay. Anong kinalaman nyo sa success? Mga kapatid, pag masaya ka, successful ka nun. Hindi nabibilang ang success sa dami ng pera sa bulsa. Kahit marami, kung malungkot, hindi ka successful. Kahit konti, kung masaya ka, successful ka. E paano kung marami na, masaya ka pa, di double success. Mga ngaral 3:13, alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tayo kumain, uminom, at pakinabangan ang buong kasama yon. At pagkatapos magpasalamat sa Diyos, maging mabuti sa kapwa. Kapatid, pag mabuti ka sa kapwa, successful ka. Pag mabuti ka sa tao, natutuwa sa iyo ang Diyos, isa kang malaking tagumpay. Sino ang walang mararating? Sino ang hindi magtatagumpay? Natural yung tamad. Nabasa na natin yon. Yung walang ambisyon, walang minimithi, walang plano, walang pakisama sa mga mabubuting tao, walang hina mararating yon. Kaya kayong mga binata, tumitingin-tingin kayo ng dalagang magiging kabyak nyo, mga dalaga, tumitingin kayo ng mga binata, tingnan nyo yung may ambisyon, tingnan nyo yung may plano. Sa maliit na buhay niyan, alam mo na agad kung may plano eh. Maliit na mga bagay, nakaplano. Yung may minimithi, at marunong makisama sa mabubuting tao. Hindi makikisama, ha? Sa masasama. Marunong makisama, titingnan mo, may pakisama ba to? Kung yung naliligaw sa'yo o boyfriend mo ay makikipagsuntukan sa jeepney driver dahil sa 25 centimos na sukle, isipin mo buong buhay, may stress ka. Ang daming babag na papasukin yan. Baka pati ikaw ay mapain doon sa babag na yon. Ay, ayoko makasama to sa buhay. Palababag, palaaway, ang liit-liit na bagay, minamalaki. Ayoko nito, masyadong busisero. Nag-iisip kayo. Titingnan niyo kung paano siya nakikisama sa tao dahil kung magtatagumpay man siya, dahil may tutulong sa kanya, eh, masarap ba siyang tulungan?
Huwag niyo lang kayo na in love dahil maputi ang ngipin. No? Dahil straight ang buhok. No? Pinlansya lang pala yun. Ano? Huwag kayong na in love dahil ganun lang. Dapat ilitin niyo yung karakter. May potential ba siya? At ang hamon, mga kapatid, tulungan ang mga minamahal nyo. Mga kapatid at kamag-anak nyo, kaibigan, tulungan natin ang kapwa na maging matagumpay sila. Isang matagumpay na tao is one less failure, one less headache, one less basket case. We must always rejoice the success of others. Hindi man nila tayo bigyan, at least hindi na natin sila bibigyan, malaking bagay na yon. Huwag kayo naiingit sa mga nagtatagumpay. At huwag kayong tatawag kahit kanino na failure siya. Walang failure habang may buhay. Pwede niyo sabihin, hindi pa lang nagtatagumpay. No? Pero ang mahalaga sa atin, magtagumpay. Ba't natin ito pinag-uusapan? Ang sabi sa Bible, ang plano ng Diyos sa atin is plan to give us hope and a future. Plano ng Diyos, bigyan tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. At di pa daw nai-imagine ang isip ng tao, nakikita ng kanyang mata, ang pagpapalang handang ibigay ng Diyos at inilaan niya sa tao. John 10:10, ang sabi ng Panginoong Jesus, I came that they might have life and have it to the full. Have it abundantly, spiritual life, emotional life, material life. How can you have an abundant life if you're not successful? So being successful is part of our spirituality. It is our duty to our Maker. Ang Diyos natin na muhunan sa atin, nag-invest sa atin, dapat magtubo siya. At laging naghahanap ang Diyos ng tubo. Ang daming istorya sa Bible, magbibigay siya ng puhunan, pinaghahanapan niya ng tubo. Lahat tayo, puhunan ng Diyos, punla ng Diyos, tanim ng Diyos. Isang kabanalan at isang relihiyosong gawain ang magtagumpay sa anuman ang ginagawa natin. Because our God is a successful God. Our God is God of success. Kaya magpapasalamat tayo. Let's celebrate the success of people. And let's help each other. Diyos namin, salamat po sapagkat kayo matagumpay na Diyos at ayaw nyo kami maging bigo. Turuan nyo kami, Lord. Matandaan namin yung bagay na matandaan namin. Lumalim sa isip namin yung bagay na magtanim sa isip namin sa mga napag-aralan ngayon. At nawa sa aming tagumpay, magkaroon kayo ng kasiyahan at madakila namin kayo. Magbulay-bulay tayo sa ilang saglit ng katahimikan at makipagdiig sa Espiritu ng Diyos. Isipin natin kung ano sa mga pinag-usapan ang talagang dapat niyong iuwi o lahat-lahat ba yun, dinggin ang udyok ng Espiritu kung paano tayo lalong magtatagumpay sa buhay. Una po ipag-usap-usapan natin ang mga sangkap ng tagumpay. What are the building blocks of so-called success? Pwede nating maggrupo sa tatlong mga sangkap ito. Yung isa pwede nating tawaging mga sangkap na nasa sayo yan. It's all up to you. It depends on you. It's really you who matter. At kung nasa sayo yan, ang unang sangkap ng tagumpay ay paghahangad. Paghahangad ng tagumpay. Dapat may desire. Sa Genesis 24:12, sabi ni Eliezer, siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Hindi lang siya lalakad, nananalangin siya at ginugusto niya na magkaroon ng tagumpay. Dapat may pagnanasa sa tagumpay. Negatively, this is the effect of desire. Santiago 1:14-15, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. So nakikita niyo po na yung negative desire leads to negative fruits. Dahil may pagnanasa, kaya lang mali ang pagnanasa, may bunga. So baligtarin mo yun. Yung pagnanasa na positive, magkakaroon din yun ng positive na bunga. Therefore, positive desire leads to positive fruits. But you have to begin with desire. We must not demonize desire itself. But we only demonize negative, evil desires. But not good desires. But still, as we can see, desire procures. Dapat may paghahangad. 1 Corinto 12:31, kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. So even spiritual greats have to be desired. Kailangan maggustuhan mo talaga yon at ipagkakaloob sa'yo. At kung ano yung pinagkaloob sa'yo, ay gustuhin mo. Pero dapat tama ang paghahanap. It is not enough that we desire, we must employ the correct and godly measures and godly methods
in the pursuit of our desires. Awit 37:4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. So ano man ang hinahagad ng tao, dapat ay sa paraan ni Yahweh, sa pamamagitan ni Yahweh at sa kaluwalhatian ni Yahweh ang kanyang paghahanap. Hindi lang dapat merong pagnanasa, dapat din may plano. Dapat may balak. Parang isang lalaking nanliligaw sa babae, o sige, sabi ng babae, mahal na mahal mo ako, gustong gusto ko mo ako, eh anong plano mo sa akin? Dapat may plano. Hindi lang sapat na mahal kita. Kaya yung mga nagbo-boyfriend-boyfriend, girlfriend-girlfriend, wala namang balak maging mag-asawa, eh anong gusto nyo, mahal nyo lang ang isa't isa, pero wala naman talaga kayong plano. So saan pupunta yan? Dapat may plano. Kung walang plano, eh huwag kayo magrelasyon. Anong ginagawa nyo sa relasyon nyo? Laro. Para ka lang may kasama habang naglalakad sa mall. Kailangan may plano. So yun din yung dapat mangyari sa buhay na gusto magtagumpay. May plano ka. Anong gagawin mo sa ganitong edad? Anong gagawin mo sa ganung sitwasyon, sa ganung panahon? Kawikaan 25:5, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan. Ngunit ang dalos-dalos sa paggaway, walang kahihinatnan. Dapat may plano ang tao. May gusto, may kagustuhang umasenso, at meron siyang game plan. May mga step-by-step procedure na nasa kanyang isip. Dapat din, hindi lang nagpaplano ang tao at hindi lang may pagnanasa, may abilidad. Dapat may tamang diskarte. Mangangaral, 10, 10. Ang palakwal ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay ng plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. So, lalo nang at mapuro lang yung palakol, dapat meron ka ng mahusay na plano. Ganun. Hard work, good technique brings results. It brings about results. Marami po sa atin mga kapatid, meron tayong mapurol na palakol. Yung palakol, yung malaking-malaking metal na itak na pangputol ng kahoy. Kasi hindi na nagsisibak ngayon ng mga maraming tao, hindi nila alam kung ano yung palakol. It's a tool by which you cut wood. And if that tool is dull, you have to work extra hard to make it work. And in our life, it happens. Sometimes you have a very dull childhood in the sense that you are dull financially. Sometimes you never had a very, very bright education. Pero sabi, even if your axe is dull, hard work will bring about good results. So kung meron na nga tayong kakulangan, meron na tayong deficiency, meron na tayong kumisay kapintasan, daanin sa sikap at tiyaga para matakpan yon. At ang magiging ending pa rin nun, makakapagputol ka pa rin ng kahoy. E ano pa kung ang galing na ng teknik mo, mahusay ka na, matalas pa ang iyong balakol, e di lalong mas marami kang magagawa. Efeso 5:15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. So hindi sapat na meron kang pagnanasa, hindi sapat na meron kang plano, kailangan matalino ang buong approach mo dyan. Nag-iisip kang mabuti. Kaya meron ako natatandaan na isang taong gumraduate na sa makabilang buhay niya, sabi niya, wala daw green thumb. There's no such thing as a person with a green thumb. There is only a person who knows the technique of good gardening. Kaya walang pag green thumb dyan. Masipag yan, nagdidilig ng tama, naglalagay ng tamang lupa, tamang pataba, gumaganda ang halaman niya. Ngayon sabing, alam mo, yung nagtatanim ako lagi, hindi kasi ako green thumb. Eh siguro lang tamad ka, baka naman naluoy na yung halaman, hindi na nadilig. O nalunod na sa dami na idinilig mo, baka yung technique mo hindi lang tama. Pero huwag mo sabihin, hindi ka kasi green thumb. Dapat din, sa tagumpay, may paggawa at pagsisikap, tulad ng binabanggit natin. Pagka meron kang plano, meron kang pangarap, tapos hindi mo ginagawa, eh yun ay isang daydreaming na tinatawag. Isang hallucination. Isang pangangarap at pananaginip. Kailangan gawing totoo. Kailangan ng paggawa at pagsisikap. 1 Thessalonica 4:11, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ng sariling gawain, at magtrabaho kayo. Kaya babalik tayo doon sa palakol, sa mga ngaral, 10, 10. Ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. The New International Version says, more strength is needed, but skill will bring success. Yes, more strength is needed dahil mapurol, pero kung mahusay ka, magtatagumpay ka. Parang hangin, ang hangin saan man umihip at saan man pumunta, kaibigan niya ng magagaling na mga kapitan ng barko.
kaibigan niya ng mga mahusay na mga marinero. All types of wind could be turned into friends of able sailors. Kaya hindi mo sasabihin kasi doon nanggaling yung hangin, doon nagpunta. Paano ka nakitungo sa hangin? Technique is important. At syempre, para sa tagumpay, dapat may panalangin. Mateo 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Gusto mo nga, may ginagawa ka nga, may plano ka nga, hindi mo naman dinadagdagan ng hingi sa Diyos. Kailangan humingi. At pag humihingi, dapat manalig. Santiago 1:6-7, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So mahalaga, ginagawa ang lahat tapos nanalangin at nananalig. Yun yung grupo na nasa sayo yan. Yan ang kontribusyon mong mag-isa sa iyong tagumpay, kapatid. Pero meron pang pangalawang grupo ng mga elemento, yung matatawag nating nasa inyo yan. Hindi lang sa'yo, may kasama ka sa team para mangyari ang tagumpay. Nasa sa inyo yan. Sa tagumpay, kailangan ng tulong ng Diyos. Ikaw at ang Diyos, nagtatalastasan. Awit, 121:2. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. So ang kailangan natin sa Diyos ay tulong. Pag sinabi mong meron kang katulong, ibig sabihin gumagawa ka at tinutulungan kanya. At yun ang papel ng Diyos sa ating tagumpay, siya'y tutulong. Ibig sabihin may gagawin ka, hindi mo ipapagawa sa kanya lahat kasi magic yun. Yun ang kailangan mo, magic. Kailangan ang Diyos ay nagbibigay ng tulong. Nagtatanim ka, dinidiligan mo, patatabain niya, patutubuin. May inilalagay kang timba, pauulanin niya, makakaroon ka ng tubig, mayroong partisipasyon. At doon sa nasa inyo yan, kailangan natin ng tulong ng kapwa. Sabi nga nila, people need help, especially at the beginning and at the end. Wala pang taong nagtagumpay na solo, laging may tumulong. Kaya kailangan ng tulong ng kapwa. Mangangaral 4:9-10. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. At kung kailangan natin ng tulong ng Diyos sa ating tagumpay, dapat magandang relasyon natin sa Diyos. At kung kailangan natin ng tulong ng kapwa para sa tagumpay, it follows that our relationship with our fellow men must be very good. Kailangan marunong tayo makipagkapwa-tao, makipagkaibigan, makipagmabutihan, lalo sa kapitbahay. At yung kapitbahay, hindi na lang yung katabi ng bahay mo, yung kasama mo sa trabaho, yung kamukha mo ng hanap buhay, pare-pareho kayo nasa isang industriya, dapat nagtutulungan. Kawikaan, 27:10. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. So, maganda kasi ang pakikisama ng tao sa kapatid niya. Pero sabi, pakisamahan ka rin kapitbahay mo. Kasi may kapatid ka nga, malayo naman, sinong tutulong sa'yo sa emergency? Di ba yung malapit? So, dapat maganda rin ang pakikitungo sa kapitbahay. At meron kumisan ng ating henerasyon nalilimutan yung patuloy na pakikipagmabutihan sa mga kaibigan ng ating magulang. Sapagkat ang kaibigan ng ating mga magulang ay kaibigan din natin. At kung may utang na loob ang mga magulang natin sa kanila, ay dapat patuloy tayong tumanaw noon at magsukli ng kabutihan. Ano pa yung sa inyo yan? Kailangan ng tulong ng sarili. Kanina yung mag-isa ka, ngayon naman, nandiyan ang Diyos, nandiyan ang ibang tao, at ikaw mismo, tinutulungan mo rin yung sarili mo. Kawikaan, 6:11. Hanggang kailan, taong tamad, mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip, samantalang namamahinga ka at ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Sabi, a little rest, a little folding of the hands, and poverty will come to you to ruin your life.
Kaya kailangan daw, tulungan ang sarili. Huwag tatamad-tamad. Huwag puro pahinga, huwag puro bakasyon, huwag puro gastos and consumption, but be productive. Matayon, siyam, anim hanggang pito, yung lumpo na humihingi ng pagpapagaling, sabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka. Tumayo nga ang lalaki, at umuwi. Nagtulungan, tinulungan ng Panginoon, pinagaling, pero hindi naman niya binuhat, hindi niya ibinangon, kasi kaya ng tao yon. Sa buhay, dapat alam natin kung ano yung kaya natin at tayo ang aako nun. At yung talagang hindi natin kaya, yun ang ipinapa sa Diyos. Kaya nakikipagtulungan tayo sa Diyos. Huwag yun ipinapagawa sa iba, yung kaya niyong gawin. Kailangan kanya-kanyang papel sa buhay para lahat magkaroon ng bahagi sa bunga ng ating mga pagsisikap. Ang tulong naman ay maaaring action o kusa ng iba o kaya reaction tugon sa inyong action. Kumisan, wala ka namang ginagawa, yung tao, tinulungan ka, action niya yun, siya nag-initiate, siya nagsimula. Kumisan naman dahil natutuwa sa'yo, tinulungan ka tuloy. Dahil nagre-react siya sa yung magandang ipinapakita. Merong mga, tulungan niyo naman po ako, gusto ko magkahanap buhay. Eh ano bang gusto mo? Gusto ko po sanang magka-tricycle, sana ibili niyo ako ng tricycle. Eh, magkano ba ang tricycle? Ewan ko ho, matingnan. Eh, gano'ng karami pang gasolina ang gagamitin mo dyan sa isang maghapon? Hindi ho natin alam. At sa dami ng gasolina ang gagastusin mo, magkano naman ang matitira sa'yo? Eh, bahala na po. Eh, magkano naman ang ibibigay mo sa aking hulog o boundary? Eh, tignan po natin. Mga ilang kaya ang maisasakay mong tao sa maghapon? Eh, hindi ko po alam. Eh, bakit ka magta-tricycle? Lumayas ka sa harap ko. Diba? Walang kaalam-alam. Wala man lang ginawang homework. Walang feasibility study. Pero meron naman, tatanungin mo, puhunanan kaya kitang magbabuyan? Magkano ba isang biik ngayon? Ah, ngayon pong buwan na to, 1,200 hanggang 1,500. Pero pag bumili po kayo sa Bulacan, mga 1,100 lang. Ngayon, yung mga buwan po, mga Abril, Mayo, nagmamahal. Kasi malapit na po magpista, mabili ang mga baboy. Kaya halimbawa na po, mga Oktubre, 700 lang kung mabibili yan sa Romblon. Aba, marunong. Diba? Eh, sa bawat isang baboy, kailan mo naman maibibigay na matapos bang 4 na buwan? Kung gusto niyo talagang palakihin, 6. Eh, ilan ang ipapakain mong feeds bago yan maibenta? Siguro po, mga 3-4 na sako. Ang bawat isang sako po, 1,000. So, 4,000 po sa isang baboy. Pagkatapos po ay pakakainin ko lang ng mga kopra, mga nyog, dadagdagan natin ng mga gabi at kung ano-ano. So, hindi na po natin gagastosin yun dahil pinupulot-pulot lang sa magilid-gilid sa bayan namin. At pagkatapos, ibebenta nyo. So, sa bawat puhunan po, kikita kayo ng siguro po mga 500 hanggang 700 kada isang baboy. So, kung magpupuhunan po kayo ng 7 baboy, kikita po tayo ng 4,700. Sa bawat 4 na buwan, mag-ahati po tayo. Meron tayong 2,500 o whatever. Aba, magaling ka. O, eto, mamuhunan ka. Ang point, mga kapatid, bago kayo maghangad, eh, alamin nyo muna kung ano hinahangad nyo. Dapat alam mo. At kung gusto mong magnegosyo, gusto mong kumita, kung saan ka merong asset, kung ano yung malakas ka, ano yung magaling ka. Katulad nun, ang dami nyo nakatiwangwang na lupa sa probinsya, tapos nandito ka, nagtsatsaga ka sa minimum wage. Samantalang pwede ka sigurong mag-start ng babuyan. Kung may magtitiwala sa'yo, katiwa-tiwala ka, baka kapuhunanan, mas kikita ka. Anong meron ka? Mahalaga yon. So may tumutulong sa atin dahil reaction. Nakakatuwa itong taong to. Tulungan ko nga. Meron naman, tinutulungan ka na binawi pa dahil reaction, dahil saksakan ka ng tamad at gastador, walang mangyayari sa buhay mo. Ano pa po yung pinag-uusapan natin na sa inyo ang tagumpay? Isama natin yung statistics. Yung batas ng kalikasan. Because we interact with statistics. We interact with the unwritten law of nature, which was authored by God Himself. Because creation is governed by statistical laws and trends. Creation is governed by statistical probabilities. Halimbawa, ang mga katotohanan. Tungkol sa mga bilang. Sa mga ngaral, 4, ang dalawa ay mabuti kay sa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Dapat pa bang i-memorize yan? Di ba't napaka-obvious? Pero kita nyo, marami po sa ating mga kababayan, gusto natin lagi mag-isa.
magmamana ng bukid sa magulang ang tatlong magkakapatid, nako, hahati-hatiin yun sa tatlo. Wala pa akong nakita ng mga pamilya, liban lang yung kailalaking mga pamilya talaga at sanay na, na o sige, minana natin sa ating magulang ang ating bukid, magtayo tayo ng family corporation, sosyo-sosyo tayo. Hindi. Hahati-hatiin. Of course, economics of scale. Pag kanya-kanya kayong kilos, anong mangyayari? Hindi kayo makakatipid. Kung marami yan, malakihan, nakakamura kayo ng supply, nakakamura kayo ng binibili nyo dahil pakyaw. May mamanahing bahay, makikita mo, kwarto ko to, kwarto mo yan, sa iyo yung silong, sa akin yung gilid, kaya yung bahay putol-putol. Hindi tayo nag-incorporate. Ang laging gusto, maghati-hatian, magkani-kanya, naghihingalo pa yung magulang, kanya-kanyang babana ng mga lumang piano, mga akala na hindi umaandar. Diyan tayo matuto yung mag-incorporate. Because we have to consolidate to be strong. It's important. You want to succeed? Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Tama churches, pag dumadami, o mag-i-split. Ang kumpanya, pag lumalaki, maghihiwalay yung dalawang incorporator. Hindi tuloy, patuloy ang asenso. Mangangaral apat, 12. Kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Nakikita niyo yung mga statistical probabilities na naka-enshrine mismo sa Biblia. Mateo 24:12, ang kasama ay lalaganap kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Another statistical probability that when evil thrives, many people's love for God will grow cold. Sabi, yan ang probability, mangyayari yan. So dapat kung magtatagumpay ka sa buhay, kapatid, alam mo ang iyong statistics. Alam mo ang iyong probabilities. Alam mo ang iyong genetics. Alam mo ang iyong education. Alam mo ang iyong skills. At mahahanap mo kung saan ka bagay. Juan 6:7, sumagot si Jesus matapos yung pagalingan ng 10 may ketong. Sumagot si Jesus sa 12 pala, hindi ba't ako ang humiyaran sa inyong 12? Sabi niya, kayong 12 apostles, sa kabila nito'y jablo ang isa sa inyo. Statistics kaya yon, out of 12, merong isang Judas, ewan natin. Pero yun ang nangyari sa kanila. No? Sa Lucas 17-18, yung binabanggit kong mga may ketongin, pinagaling ni Jesus yung 10, isa lang bumalik para magpasalamat. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? So siguro, kung tutulong ka, may 10 kang tinulungan, ihanda man ang loob mo, baka isa lang yung magpasalamat. Statistical probabilities, para hindi ka laging bigo. Mateo 7:14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nagdarandon. So dahil mahirap maging makadiyos, kukunti lang yung gustong maging makadiyos. Nakabase dapat sa ganitong mga katotohanan ang gagawin mong pagpapasya at i-apply mo ito sa iyong buhay, sa iyong progress. At mga kapatid, ang dami nang nakasulat na mga statistical probabilities. Mga nandiyan na yung Einstein's law, nandiyan na yung mga kung ano-ano mga laws na nadiskubre ng mga scientist. Yung laging constant, ang speed ng light. So ngayon, gagawa ka ng invention, sundin mo lang yon, sundin mo lang yung law of gravity, sundin mo yung mga velocity, mga laws of physics. Physics is the most developed science, no? So ang dami mong magagawa dahil nakabase dun sa mga nadiskubre na nila na katotohanan. Hindi nila nilikha ang katotohanan na yon, Diyos ang lumikha nun, nakita lang nila kung paano umaandar. At sasakay ka dun. Natatandaan ko na mayroong isang pelikula noong unang panahon, Papillon, tukol sa paparo-paro yon in French, na isa siyang nakakulong sa isang pulo at gusto niyang tumakas. So ang ginawa niya, tinoobserbahan niya yung dating ng alon doon at paghampas doon sa dalampasigan, kasi hindi naman sila nakakulong sa building, pero yung island mismo, buong island kulungan. Inobserbahan niya at naobserbahan niya sa tuwing ika-apat ba o ika-limang hampas ng alon, lumalabas patungo doon sa malayo yung balik ng alon. Naghulog siya ng kung ano, inobserbahan niya, tama, ika-apat na alon, dadalin sa labas yung lahat ng laman ng pinakalawa na yon. So ang ginawa niya, 1, 2, 3, no, ika-apat na, saka siya tumalon, paglabas ng alon, nadala siya. Hindi niya inimbento yung law na yon, nandun ay. So ang mahalaga, inoobserbahan mo yan. Kaya ang mga magsasaka, nagtatanim sa panahon, kasi maiiwan sila ng ulan, maiiwan sila ng araw. So dapat alam mo. At pag alam natin yan, you increase your potential to succeed many times over when you respect the laws that God Himself made. Ngayon, yung pangatlong grupo ng tagumpay, mga kapatid, yung matatawag nating nasa iba yan. Merong nasa
inyo yan, merong nasa iyo yan, at meron namang nasa iba. Talagang wala sa kamay mo to, nasa iba. Labas ito sa iyo at wala kang magagawa, kapatid. Tulad ng pagpapala ng Diyos. Exodo 33, 19, sabi ni Yahweh, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. So, ibig sabihin, nasa kanya yun, hindi mo siya mapipili. Kung gusto kang pagpalain ng Diyos, walang makakapigil. Kung ayaw, walang makakapilit. So, merong factor na wala sa kamay mo. At yung factor, mga kapatid, na pagkakataon. Yung tinatawag ng ibang, ay, swerte. Mangangaral, 9:11. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan. Ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng mga kailangan. At di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinarat na ng malas. So may ganun palang factor. Allergic na naman na maraming Christian dyan. Ayan, nasa Biblia na. Awayin nyo yung Biblia. Diba? Talagang may minamalas. Ba't natin pinag-aaralan lahat ng ito? Para kung hindi kayo nagtatagumpay, maharaman niya kung anong dahilan. Wala ba akong technique? Hindi ba ako marunong? Hindi ba ako marunong makisama sa mga tao? O ginawa ko na lahat? Sinumpa kaya ako ng Diyos? Hindi naman. Minalas ka lang. So ulitin mo. Baka maiba ang takbo ng buhay mo. Dahil iba na ang panahon, iba naman ang mangyayari. Para alam natin kung saan natin dadalhin yung ating paninisi. Para alam din natin kung saan tayo pwedeng gumawa ng correction o pagtutuwid. Dapat pag-aralan, saan ang gagaling ang tagumpay, saan ang gagaling ang kabiguan. Halimbawa, ang sipag nyo. Ang sipag-sipag nyo talaga. Umaga pa lang, alas 3 ng umaga, gising na kayo. Alas 11 pa ng gabi, gising pa rin kayo. Nagtitinda kayo ng isang garapong palamig. Sa palagay nyo, aasenso kayo. Kahit pa kayo mabuhay na 1,000 taon. 5 na lang padamihin nyo yon, maging palamig queen kayo, marami na kayong mga palamigan. Pero kung yun lang gagawin nyo, meron kayong pagsisikap, meron kayong trabaho, pero wala kayong technique. Wala. Kaya maraming tao, at hanga ako sa marami nating kababayan, ang sisipag, pero walang plano, walang technique. Inihahampas ang katawan sa trabaho, pero walang plano. Pagka tayo po ay masipag at tayo ay karapat-dapat, hindi nyo po problemahin, matutumbok kayo at matutuntun kayo ng tutulong sa inyo. Sapagkat napakarami rin tao gustong tumulong eh, wala lang matulungan dahil walang deserving na makita. Pero kailangan may technique. Ngayon, pag nagawa mo na lahat yun, hindi ka pa nagtagumpay, doon na, ay pagkakataon, hindi naman talaga lahat ng marurunong yumaman. Hindi lahat ng magagaling tumakbo na nanalo sa takbuhan. Sinabi na yan sa Biblia. At meron tayong isang makikita na beyond us, yun yung timpla, the mix. Katulad na lang ng mga Kristiyano, noong unang panahon, sa gawa, 2:42-47, nananatili sila sa itinuro ng mga apostol. Sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipirapiraso ng tinapay, at sa pananalangin. Dahil sa maraming himala at kapabalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay parang sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinapagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na mga kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw, itinadragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naililigtas. Nakita niyo yung mix. Ang ganda ng chemistry nitong mga Kristiyanong pinag-usapan. Pero kumisan, kahit gano'ng kaganda ang layunin mo, nalagay ka sa isang grupong napakasagwa ng chemistry, mahirap magtagumpay. Kaya pinipili mo, ano bang grupo, ano ba, pag nakakita ka ng magandang chemistry, mahalin mo yon and make sure that you are a good ingredient of that chemistry. Nagbibigay din sa atin ng tagumpay yun, yung chemistry na yun. Sinong mga kasama mo, sinong mga pinakisamahan mo, ang lahat ng yan. At meron pang isa, huli, pero hindi itong kahuli-hulihan sa lahat. Sa pag-uusap lang natin ngayon, sangkap ng tagumpay, tadhana. Tinatawag nilang palad, kapalaran. No? Si Ananias, inutusan ng Diyos
na basbasan si Paul. Ayaw ni Ananias dahil alam niya naging mahigpit sa kanila si Paul nung ito'y hindi pa mananampalataya. Gawa siyam, 15-16. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipauunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. O di tadhana ni Paul, dahil sabi ng Diyos, pinili ko siya. Wala siyang kinalaman doon, pinili siya. So may mga taong pinili ka kasi na ito ang papel mo sa buhay, yun ang wala kang magagawa doon. Sa factor na yon at doon lang naman, may ibang mga bahagi noon may magagawa ka pa rin. Dahil remember, merong nasa sa'yo yan, nasa sa inyo yan, at nasa kanila yan. Lahat yan naghahalo-halo para gumawa ng isang buhay. So many factors are involved. Mangangaral 7, 13-14. Pag-isipan mong mabuti ang ginawa ng Diyos. Sino ang makatutuwid sa binaluktot niya? Magala ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan, ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mga lang yung wala ako magagawa? Gawin mo lahat ang magagawa mo, konti lang yung mga bagay na wala ka talaga magagawa. Laging may nagagawa ang tao, pero hindi sa lahat ng panahon at hindi sa lahat ng bagay. Ngayong hindi mo kaya talagang palitan, hindi mo mababago, tanggapin, walang kahulugan na labanan yung hindi mo kayang palitan. Isaiah 45:9, ang palayok ba ay makakatutol sa gumawa sa kanya? Maitatanong ba ng putik sa magpapalayok kung anong ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumagawa sa kanya? So how can the clay contend with the potter? So may mga tinatanggap. Pero mga kapatid, konti at bihira lang ito. Huwag ito ang gagawin nating excuse pag wala nangyayari sa buhay natin. Wala ako magagawa. Huling choice yan para isipin. Dahil higit na lalong madalas, may nagagawa ang tao. Maraming sangkap ang tagumpay. So anong dapat natin gawin, mga kapatid? Ano man ang tagumpay na iniisip nyo? Tagumpay sa karir, tagumpay sa pamilya, tagumpay sa buhay espiritual, tagumpay sa kung ano man. Pare-pareho yan, tagumpay pa rin. Gawin ang abot ng kaya. Work within your capacity. Work according to your giftedness. Mangangaral 9:10. Ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Ang lahat ng taong nagkaroon ng malaking tagumpay, pansinin ninyo, pinagbuhusan ng buong makakaya ang ginawa nila. Kaya naging malaki ang tagumpay. Hindi pwedeng medya-medya, konti-konti. Hanggat maaari, kumilos ayon sa iyong katangian. 1 Corinto 12:11. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. So kung anong talento natin, anong galing natin, ang Espiritu ng Diyos ang nagpasya nun. Binigyan ng bawat isa para walang lugi. Lahat meron. At iba-iba ang ibinigay para hindi siksikan sa iisang trabaho, sa iisang negosyo, sa iisang gawain. So ang hahanapin mo, ano ang ibinigay sa'yo, saan ka magaling, saan ka mahusay, at doon ka mag-focus. Hindi yung, huy, mabili pa lang ngayon ng water station, magtayo din tayo. So ngayon, magkakapit-bahay lahat may water station, lugi. Mabili pa lang hot pandesal, so lahat ngayon may hot pandesal. Mabili pa lang ang lechon manok, lahat ngayon may lechon manok. Ang ending, nagsasara lahat dahil wala nang bibili. No? Ngayon, ano, mabili ba ang spa? Lahat may spa. Kahit mga kutsero, nagpapa-foot spa na. Sa bagay, hindi naman masama yun. Kung nakakabuti ba sa kanila. Mami, ang kabayo, fino-foot spa na rin yan. Sa dami ng food spa. Ngayon, ang point, hindi mo itinatanong kapatid, ano bang negosyo ang malakas? Hindi yon. Hindi mo sabihin, uy, kumikita ang kapitbahay natin, may buko pa. So lahat ng bahay ngayon sa Los Baños, sa hanggang Kalamba, may buko pa. Ang itatanong mo, ano bang gift sa akin ng Diyos? Saan ba ako magaling? Saan ako mahusay? Anong hilig ko? Ano ang ginagawa ko na mabilis magtagumpay? Yun ang gagawin kong project. So, hindi ngayon magkakaroon ng needless competition because everybody is gifted and we are supposed to complement each other, not to compete with each other. Business dies of competition because people do not have a varied type of business. Hindi magkakaiba. Tuloy, nagkakalaban-laban. So,
Maraming sangkapang tagumpay ang kailangan makipagtulungan, makipagmabutihan sa Diyos at sa tao. Tingnan niyo ang pakikipagmabutihan ng Diyos sa tao, Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo'y ibibigyan ng Diyos. So sino nauna? Yung tao. Magbigay kayo at kayo'y ibibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit niyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Kuripot ka sa Diyos, di kuripot siya sa iyo. Mapagbigay ka sa Diyos, mapagbigay siya sa iyo. So nasa sa iyo yan. Yun ang sinasabi natin. No? At pag ginawa mo na, you did the action, God will give the reaction, He will bless you. Yung iba, hindi nabibless kasi ang kunat, ayaw magbigay. Talagang pagkakurikuripot, nalinaw-linaw na dito, kuripot ka sa Diyos, di kuripot siya sa iyo. Mahirap bang intindihin? At dahil maraming sangkapang tagumpay, dapat tanggapin ang di kayang kontrolin. Job 22:21, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Kita natin, bakit makikipaglaban sa Diyos? Diyos yun. Ba't mo siya iinisin? Ba't ka magtatampo sa Kanya? May panalo ka ba doon? Diyos siya. Kaya sabi, kanina, ulitin natin, gawin ang magagawa. At hindi lang yon, dagdagan ng sikap, dagdagan ng pananim. Gusto mong dumami ang ani, anong gagawin mo kapatid? Dagdagan mo ang punla. Gusto mong lumaki ang benta, dagdagan mo ang puhunan. Gusto mong lumaki ang ginagawa mo, dagdagan mo ng pagod. Work to the max. Mangangaral, 11, 1-2. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan, ito'y itang talinghaga, ibig sabihin, mamuhunan. Kasi ang mga namumuhunan, no, namumuhunan sila ng mga barko, mga bangka, nilalagyan nila ng kalakal, dinadala sa kabilang ibayo para kumita. So parang naghagis ka ng tinapay sa karagatan, marami kang mga bangka, iba-iba. Marami kang negosyo. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabang ka sa pagdating ng araw. Sabihin niyo, cast your bread upon the waters. Akala nung iba, magpakain ka ng mga isda. Dahil diba, naghagis ka ng tinapay sa fish pond. Hindi yun yun. No? Talinghaga. At sabi pa, hatiin sa 7 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Don't put all of your eggs in one basket. Kailangan meron kang diversification. Pero don't over-diversify because you'll spread yourself too thinly. Pero hindi isa lang inaasahan mo, yun na yun na yun lang. Pagka ngayon biglang hindi na uso yun, biglang wala kang kakita-kita, meron ka pang isang pangalawang fallback. O may pangatlo kung kaya mo. Huwag naman sobrang dami kasi maraming kumpanya rin nawasak kasi sobrang diversification. But sabi, hatiin sa 7 ang kalakal mo. Iba-iba. Kung ang tinda mo lang lagi bukayo, paano kung lahat ng tao sa isang baryo nagkaroon ng diabetes, di wala na bibili ng bukayo mo. So dapat, nasa inyo, may tinda ka rin bunot. Ginawa mo rin bunot yung nyog. Iba? Gumawa ka rin ng virgin coconut oil mula sa nyog. Gumawa ka ng walis ting-ting. May coco lumber ka pa. Para kung ayaw na niyang bumili ng bukayo, o may tinda ka naman na nata di coco, o may tinda ka naman na limbawa na gata, may tinda ka pa dito na kung ano-ano, marami kang pagkakakitaan. Mangangaral, 11:6, sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, o kaya umaasa kang lahat ay iyong pakikinabangan. Sasabi, may itinanim ka na, hindi tama yun, may iba ka pang gagawin. Kasi hindi mo alam kung saan magmumula ang blessing, alin ang paparamihin. Hindi yung mga taxi driver, nakita mo nakatutulog doon sa isang gilid, patulog ka dyan, naka-boundary na ako eh. Mga tricycle driver na nagtihaya doon sa kanilang maliit na tricycle, nakataas pa ang paat, kukuya-kuya-kuya, bakit ka hindi pumapasada? Okay na yan, okay na ako eh, meron na akong pamalengke. Sabi, huwag ka tumigil sa paggawa, natapos mo na isa, may simulan ka pang isa, kasi may lakas ka pa naman eh, gawin mo. Kasi hindi mo alam, may mga panahon na bumabagyo, hindi ka pwede pumasada, dapat marami kang kitain. May mga panahon na humihina ang kita mo, pero minaimpo ka naman, minainvest ka sa iba. Sabi, huwag tumigil sa paggawa. Palakihin ang pangsahod, palakihin ang lalagyan ng pagpapala. Para kung maisipan ng Diyos sa maraming ibuhos, meron ka pang lalagyan. Nakita niyo yung babae na pinaghimalaan ng Diyos? Wala siyang pera, may konti siyang langis. Sabi ng propeta, manghiram ka ng maraming walang lamang lalagyan ng langis at isalin mo yung konting langis mo. Nanghiram siya.
At habang may walang laman na lalagyan, sinasali niya yung langis niya, nagkakaroon ng lice, napupuno lahat. Kailan tumigil ang pagdaloy ng langis nung wala na siyang mapaglagyan? So the blessing of God is not limited by His capacity to give, but by our capacity to receive. So dapat marami kang ibinalagay. Oh Lord, pagpalain mo itong negosyo ko. Ito, tinisinwala ko, pagpalain nyo itong aking ganitong hanap buhay. Nakita nyo yung Proverbs 31 lady? Bumibili ng bukid, nagpapatanim. Siya ay nagbuburda, pinapatindan niya. Nangangalakal siya, namumuhunan. Pero bukas ang kanyang kamay sa kawang gawa. Yung iba, pagka nahumaling sa business, talaga namang puro business na lang. Hindi na marunong magbigay. Pati yung kamag-anak eh, business is business eh, talagang sisigilin ng buong buo eh, walang-walang ibayad. Nawawala yung charity. Pero ito, nagbibigay pa rin. She's the ideal, no? So, paano magiging successful? Lasapin ang ganda at sarap ng buhay. Anong kinalaman na sa success? Mga kapatid, pag masaya ka, successful ka nun. Hindi nabibilang ang success sa dami ng pera sa bulsa. Kahit marami, kung malungkot, hindi ka successful. Kahit konti, kung masaya ka, successful ka. E paano kung marami na, masaya ka pa, di double success. Mangangaral 3:13, alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tayo kumain, uminom, at pakinabangan ang buong kasama yon. At pagkatapos magpasalamat sa Diyos, maging mabuti sa kapwa. Kapatid, pag mabuti ka sa kapwa, successful ka. Pag mabuti ka sa tao, natutuwa sa iyo ang Diyos, isa kang malaking tagumpay. Sino ang walang mararating? Sino ang hindi magtatagumpay? Natural, yung tamad. Nabasa na natin yon. Yung walang ambisyon, walang minimithi, walang plano, walang pakisama sa mga mabubuting tao, walang hina mararating yon. Kaya kayo mga binata, tumitingin-tingin kayo ng dalagang magiging kabiyak nyo, mga dalaga, tumitingin kayo ng mga binata, tingnan nyo yung may ambisyon, tingnan nyo yung may plano. Sa maliit na buhay niyan, alam mo na agad kung may plano eh. Maliit na mga bagay, nakaplano. Yung may minimithi, at marunong makisama sa mabubuting tao. Hindi makikisama, ha? Sa masasama. Marunong makisama, titingnan mo, may pakisama ba to? Kung yung naliligaw sa'yo o boyfriend mo ay makikipagsuntukan sa jeepney driver dahil sa 25 centimos na sukle, isipin mo buong buhay, mai-stress ka, ang daming babag na papasukin yan, baka pati ikaw eh, mapain doon sa babag na yon. Ay, ayoko makasama to sa buhay. Palababag, palaaway, ang liit-liit na bagay, minamalaki, ayoko nito, masyadong busisero. Nag-iisip kayo. Titingnan nyo kung paano siya nakikisama sa tao, dahil kung magtatagumpay man siya, dahil may tutulong sa kanya, eh, masarap ba siyang tulungan? Huwag nyo lang kayo na-in-love dahil maputi ang ngipin. Dahil straight ang buhok. No, pinlansya lang pala yun. Ano? O kayong nai-in-love dahil ganun lang. Dapat tinitin niya yung karakter. May potential ba siya? At ang hamon, mga kapatid, tulungan ang mga minamahal nyo. Mga kapatid at kamag-anak nyo, kaibigan, tulungan natin ang kapwa na maging matagumpay sila. Isang matagumpay na tao is one less failure, one less headache, one less basket case. We must always rejoice the success of others. Hindi man nila tayo bigyan, at least hindi na natin sila bibigyan, malaking bagay na yon. Huwag kayo naiingit sa mga nagtatagumpay. At huwag kayong tatawag kahit kanino na failure siya. Walang failure habang may buhay. Pwede niyo sabihin, hindi pa lang nagtatagumpay. No? Pero ang mahalaga sa atin, magtagumpay. Ba't natin ito pinag-uusapan? Ang sabi sa Bible, ang plano ng Diyos sa atin is plan to give us hope and a future. Plano ng Diyos, bigyan tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. At di pa daw nai-imagine ang isip ng tao, nakikita ng kanyang mata, ang pagpapalang handang ibigay ng Diyos at inilaan niya sa tao. John 10:10, ang sabi ng Panginoong Jesus, I came that they might have life and have it to the full. Have it abundantly, spiritual life, emotional life, material life. How can you have an abundant life if you are not successful? So being successful is part of our spirituality. It is our duty to our Maker. Ang Diyos natin na muhunan sa atin, nag-invest sa atin, dapat magtubo siya. At laging naghahanap ang Diyos ng tubo. Ang daming istorya sa Bible, magbibigay siya ng puhunan, pinaghahanapan niya ng tubo. Lahat tayo puhunan ng Diyos, punla ng Diyos, tanim ng Diyos. Isang kabanalan at isang relihiyosong gawain ang magtagumpay sa anuman ang ginagawa natin. Because our God is a successful God. Our God is God of success.
Kaya magpapasalamat tayo. Let's celebrate the success of people. And let's help each other. Diyos namin, salamat po sapagkat kayong matagumpay na Diyos at ayaw nyo kami maging bigo. Turuan nyo kami, Lord. Matandaan namin yung bagay na matandaan namin. Lumalim sa isip namin yung bagay na magtanim sa isip namin sa mga napag-aralan ngayon. At nawa sa aming tagumpay, magkaroon kayo ng kasiyahan at madakila namin kayo. Magbulay-bulay tayo sa ilang saglit ng katahimikan at makipagdiig sa Espiritu ng Diyos. Isipin natin kung ano sa mga pinag-usapan ang talagang dapat niyong iuwi o lahat-lahat ba yun. Dinggin ang udyok ng Espiritu kung paano tayo lalong magtatagumpay sa buhay.